Hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon, isang Anko na rechargeable na digital radio. Ayan, kung nakikita nyo, naka-count pa, bago pa. So, base sa nagpapagawa mga boss, itong radio na to dinala sa ibang technician. Dinala na ito sa labas, kaso yun na nga, napatras yung nagpapagawa kasi nga, mahal daw mga boss. Itong radio na to, sinisingil sila ng 400, kaya yung nagpapagawa napatras. So ngayon, sa atin dinala, ngayon itatry natin na maayos ito. So ang issue pala nitong digital radio na to mga boss, ayaw mag-on. So base sa nakikita ko, ang nagiging problema niya, yung kanyang terminal charger. Ayan. Kung titignan nyo mga boss, gumagalaw na siya. So yan ang kanyang problema. So, bubuksan na natin to para malaman na natin kung yun ba talaga yung kanyang problema, yung kanyang charger na terminal. So, gawin na natin. So ayan, kung nakikita nyo, nabuksan na natin. So tatanggalin na muna natin yung kanyang speaker para walang sagabal. Ayan, kung napapansin nyo, natanggal na natin yung kanyang speaker. Ayan yung kanyang speaker. So kung titignan nyo, dalawa lang yung kanyang board. Isa sa itaas, isa sa ibaba kung saan natin tinanggal yung speaker wire. So magpo-focus tayo dito mga boss, dito sa ibaba kung saan natin tinanggal yung speaker wire. Kasi nandyan yung kanyang terminal na adapter na charger. So yun ang titignan natin. Ngayon gagawin natin, ipapakita ko muna sa inyo yung nagiging problema nito para malaman nyo. So itong radio na ito mga boss, ang problema niya itong kanyang terminal na charger. So itong board na ito, nandito yung kanyang terminal charger. So ngayon, tatanggalin muna natin itong board na ito para makita natin yung likod niya kung naka-contact ba yung kanyang terminal charger. Ayan, tatanggalin natin yung kanyang board. After natin matanggal yung mga screw, tatanggalin na rin natin yung kanyang mga socket wire. Ayan mga boss, natanggal na natin yung kanyang board. So, titignan natin yung kanyang terminal na charger kung nakakontak ba yung kanyang mga terminal dito sa board. So, kung titignan yung mabuti mga boss, ayan, hindi siya nakakontak, gumagalaw. So, hindi nga ito mag-on mga boss kasi nga kahit lagyan natin ng charger itong radio na to, hindi mag-on kasi nga yung kanyang terminal na socket, ayan no, hindi naka-contact sa kanyang board. So meaning nun, walang papasok na supply dito sa kanyang board. Ayan no. So base sa nakikita ko mga boss, pwede pa natin na ayusin to, na hindi na tayo magpapalit ng terminal ng kanyang charger. Kasi yung kanyang mga terminal mga boss, buo pa naman, wala pa naman na putol. Bale, natanggal lang talaga yung kanyang pagkahinang, kaya gumalaw tong kanyang charger terminal. So ngayon, ito try natin na i-fix to. Baka sakaling makuha natin. Kasi tayo, wala pa tayong gamit na pang hot air na pagdating sa mga ganyan na maliliit na parts. Pero susubukan natin mga boss. So ayan, ipipix na natin tong kanyang terminal charger. Sana makuha natin gamit tong panghinang natin. So pagdating kasi sa mga ganyan mga boss, ang ginagamit na panghinang dyan yung mga hot air. So tayo, hindi pa tayo nakabili mga boss, pinag-iipunan pa natin yung hot air. So dito na muna tayo sa panghinang. So ayan. So
So, ang paghinang sa mga ganyan, mga boss, medyo ingat lang. Kasi masyado lang maninipis yung hinihinang natin. Lalo na yung kanyang mga terminal, yung limang paa. So ayan mga boss, tapos na natin mahinang yung kanyang terminal charger. So ngayon gagawin natin, ibabalik na natin tong kanyang board dun sa kanyang housing para may try natin kung aandar na ba tong radio. So gawin na natin. Ngayon, ang gagawin natin, isasaksak na natin yung kanyang charger or kanyang adapter. Tignan natin kung mag-on na ba itong radio. So, kung napansin nyo, ayan, isinaksak natin. Ngayon, i-on natin, mga boss. Tignan natin kung iilaw ba. So, kung napansin nyo, umilaw na yung kanyang indicator dito sa likod. Ayan, yung kulay red. So, i-on natin. Tignan natin yung display niya sa itaas kung mag-on na rin ba siya. So ayan mga boss, kung napansin nyo, nag-on na siya. So ibig sabihin, okay na tong digital radio. So bali yan, naging problema lang niya yung kanyang terminal charger. Ayan. Ngayon mga boss, gagawin natin, isasara na natin tong digital radio para may try na natin. Kasi panigurado naman, okay na rin naman to dahil umandar na. So ayan, naisara na natin tong digital radio. Ngayon, gawin naman natin, itry natin kung meron ba siyang sounds. Kasi mga boss, nonsense din yung ginawa natin kung wala rin siyang sounds. So mas better kung itry natin. Pinilit kong maging matigas para hindi ko maramdaman ang sakit. Pero sadyang napakahirap dyan. Lalo na at kasama ko siya sa trabaho. Sa tuwing nakikita ko siya, ay parang nananariwa ang lahat sa akin. So ayan mga boss, kung napansin nyo, okay na tong ginawa natin, nag-on na siya at meron naman din siyang sound.
So, sa pag-repair sa mga katulad nito, mga boss, or sa mga Bluetooth speaker, madalas sa mga Bluetooth speaker, ganyan din yung nasisira yung kanilang mga charger terminal. So, nasisira yung mga charger terminal na yan, mga boss, kapag inilalagay nila yung kanilang charger, hindi nila tinitignan na kung tama ba yung paglagay nila. Madalas, kaya nasisira yan, baliktad yung kanilang charger. Hanggang sa pinipilit nilang ipasok yung kanilang charger, hanggang dun na masisira yung kanilang terminal charger. So, dapat bago nyo ilagay yung charger, tignan nyo munang mabuti, mga boss, bago nyo ipasok. So, hanggang dito na lang itong ating video, mga boss. Sana kayong mga beginner, kahit papano, meron kayong natutunan dito sa ating video. Kahit na basic trouble lang, or basic na kaalaman lang, so sana meron kayong natutunan. Kahit na wala kayong hatter, kung panghinang lang yung gamit nyo, kayang-kaya nyong gawin to. Basta ingat lang. So, hanggang sa muli, mga boss. Maraming salamat. Peace.